What's up mga kabakala dyan? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang vlog ko po sa gabing ito, maiksi lang po ito mga kabakala natin dyan ha. Pero malaman po yung balita na ibibigay ko sa gabing ito. Mga kabakala dyan, kung nakita nyo may papel akong hawak, civil ID, Xerox po ito ng civil ID ko. Pinaxerox ko kasi balak kong puntahan bukas yung embassy natin sa Kuwait. Pupuntahan ko doon bukas kasi mga kabakala dyan, alam ko na yung mga nagpaplanong magbabakasyon dyan ay alanganin talaga dahil doon sa mga nabalitaan nila sa TV na na-hold doon sa airport ng Maia, no, sa Pilipinas. Mga kabakala dyan, ang masasabi ko sa inyo ngayon, relax muna kasi bukas, hintayin niyo yung vlog ko bukas kasi bukas pupuntahan ko yung embassy. Kung ano yung info na makukuha ko doon, ibibigay ko kagad sa inyo. Mga hapon siguro may upload ko na. Alam ko ang daming tanong doon eh sa mga magbabakasyon kasi yun nga, maraming na-hold sa Pinas. Mga kabakala dyan, relax lang ha. Bukas doon natin malalaman kung ano talagang mga posisyon ang sakop doon sa skilled worker na exempted doon sa ban na yun. Mga kabakala dyan, alam ko pareho siguro tayo ng tanong, no, sa utak natin. Kasi ako, ang pagkakaintindi kasi natin mga kabakala dyan, nung sinabi kasi ng gobyerno natin na exempted yung mga skilled workers, no, na balik pang gagawa, ang pagkaintindi kasi natin doon na nagtatrabaho sa labas ay yun na yung mga visa 18, which is mali po. May mga ano po doon, may mga position po doon na pang skilled worker lang. Kaya yun po yung gusto nating alamin bukas. Gagawin ko po lahat bukas. Pupunta ko ng embassy, kukunin ko yung mga listahan doon sa saklaw. Anong tawag dyan sa Tagalog? Basta yung covered ng ano, skilled worker kasi sa professional. Pasok na sila doon eh. Mga professional, doon lang talaga ang pinaka question mark sa tinatawag nating skilled worker na mga posisyon na exempted sa pagbakasyon ka, pwede ka, basta may balik manggagawa ka, exempted ka sa ban. Yun ang gusto kong alamin bukas mga kabakala dyan. Kaya stay tuned lang po kayo sa channel ko. Abangan nyo yung bukas na vlog ko kasi doon nyo malalaman kung ano talagang mga posisyon na pwedeng magbakasyon sa Pilipinas at bumalik dito sa Kuwait. Mga kabakala dyan, abangan nyo yun ha. Basta yun lang po mga kabakala dyan. Sinisingit ko lang po to sa vlog ko. Kahit maiksi, basta abangan nyo yan bukas kung ano yung mga posisyon na legit ha, hindi na kayo kakabahan. Huwag na kayong pumunta doon, ako na lang pumunta. Ako nang magbabalita sa inyo. Basta yun yung mga posisyon na legit. At sasabihin ko rin sa inyo kung ano yung mga requirements ha. Kung just in case kasi bukas pupunta ko doon, tatanungin ko kung ano yung mga requirements na kailangan dalhin doon para pag pumunta kayo doon, isahan na lang. Sasabihin ko sa inyo bukas. Basta abangan nyo mga posisyon bukas sa skilled worker. Oy, damay ko na lang din yung mga ano, mga professionals na exempted po sa ban ng ano natin, ng gobyerno, para secure po tayo. Okay, isali ko na lang din po bukas yung mga hindi pa pwedeng magbakasyon. Sabihin na natin ganun, huwag muna kayong magbakasyon para safe po kasi mahirap na magbakasyon tayo, alanganin, hindi na tayo makabalik, mas mahirap yun. Magsisimula na naman tayo, so relax lang po, stay tuned. Abangan nyo yung vlog ko bukas at maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang gabi po, bye bye.